aking channel. So kung hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang, please consider subscribing. And bago po tayo tuluyang magsimula, please follow me on my Facebook page, Grace JM Official. So ngayon guys, ay another update yung gagawin natin kasi lately, medyo marami yung na-propagate natin at nakita ko na sa loob ng 1 buwan ay sobrang laki na ng improvement ng ating mga halaman. Lalong-lalo na yung propagation. Yung ibang propagation natin, hindi pa umaabot ng 1 month, ay meron na talaga siyang ipinapakitang malaking improvement. So, ipapakita ko rin sa inyo yung palatandaan na kulang tayo sa dilig. I mean, yung halaman. Kulang yung halaman natin sa dilig. So, ayun guys, huwag na natin patagalin. Mag-umpisa na po tayo. So, guys, unahin na natin ito. Itong ating kakaripat lang na, ayan, alokasya. Tingnan nyo, meron tayong, ito yung pinakaunang yellow na dahon na ipinakita ko sa inyo bago natin siya iripat. Tapos, kung mapapansin nyo, may yellow dito, meron din dito, at saka meron din dito. So, normal po yun, lalong-lalo na kung prinopagate or nasugatan yung ating halaman. And then, katulad nung sinabi ko, iniripat nga natin siya. So, normal yun. Siguro ito ay magdadalawang linggo na or isang linggo na sa pagkaripat. So, kapag nakakita kayo ng ganito, normal lang din yun. Wait lang kayo kasi once na ma-establish yan, hindi nyo na yan kakakitaan ng nag-yellow na dahon, maliban na lang kung ma-overwater natin sila. So, kung mapapansin nyo, hindi yan diniligan. At tuyo yung kaniyang ano, soil mix. So, nandito naman, ayan, hindi ko pa rin naiuuwi itong ating puno ng laurel. So, ang ganda nga guys, oh, kasi nagkaroon siya ng sanga. Ito, itong dalawa na to. So, ayan, dito ko lang siya nilalagay. Kasi, kung natandaan nyo, dun ko siya sa unahan nilagay. Ayan, oh, nagpangit yung mga dahon niya. Kaya, pinasok ko siya dito sa hindi natatamaan ng direct sunlight. Ayan yung dalawang halaman natin. So, dito naman, 2 linggo na yung nakakalipas since prinopagate natin itong ating philodendron golden violin. At tingnan nyo naman guys, ayan o, sobrang lalaki na nung mga sumisibol. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Oh. Yung iba, hindi nyo kakakitaan kasi nasa ilalim. Yun o, yun, yung puti na yun guys. Ito din. Akala mo wala pang sibol, pero pag tinanggal mo yan dyan, ayan, ang laki na ng kulay white. Yan. So, balik ulit natin. Tapos, meron na nga dong bumuka na ano o, dahon. Successful guys. Pero, kapag tatanggalin natin or ilalagay natin yan sa kanya-kanyang lagayan, meron ng mga dahon na nag-unpurl. Katulad ng ginawa natin dun sa ating subastatum. Yan. Dito naman sa ating mga aglonima, ganun pa rin. Ayan. Marami ko na nga natanggal ulit dyan ng bulaklak ng aglonima. Tapos, ito namang ating ang gaganda na nung ating ano, diba? Watermelon. Pipirom niya. Ang lalaki na ng dahon. And tingnan naman itong ating mother plant, oh. Nalaki na din yung kanyang bagong dahon. Ito yung isa nating mother plant and continuous pa din yung pag-produce niya ng dahon. Oh. Unlike doon sa ibang mga dahon, lumalaki na rin yung kanyang dahon. So, ayan. Dito naman, may napansin ako na matay. Dito guys. Ayan. Ito yung ano natin, Hoya na heart, yung variegated, namatay siya guys. Lumambot or nabulok. Hindi successful. Yan. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ating fern, especially yung ating maidenhair fern, kapag hindi natin siya nadidiligan or natutuyuan siya ng lupa. Tingnan nyo. Ang lungkot ng dahon, tapos mapapansin nyo, ayan o, ang daming nag-brown ng gilid ng dahon niya. So, kapag umabot pa yan ng 2 hanggang 3 araw na
na hindi pagdilig, katulad nung mangyayari sa kanya noon na natuyo talaga yung mga dahon niya. So, syempre, hindi na natin yun papaabutin ng ganong katagal bago natin sila diligan. Tapos dito naman sa table na to, ayan, eto sobrang tagal na na meron siyang isang dahon. Pero, ayan, pangalawang bagong dahon niya to. Medyo matagal nga, napansin ko itong ating tricolor, medyo matagal siyang mag-produce ng dahon, lalo na nung prenopagate natin. Ito pa yung iba nating tricolor. Ito yung mother plant. Kaya lang, wala pa akong pagbabago na nakikita sa kanya. Ayan. Pero hintay-hintay lang tayo. Tapos, ito namang ating crystal hope, siguro 3 weeks ago nung prenopagate natin yan. And tingnan nyo naman guys. Ayan o. Ito yung kanyang sibol. Akala ko tatlo lang yung, dalawa lang yung sisibol sa kanya. Pero tingnan nyo ito. Dalawa, ayun pa sa likod, tatlo, at paapat nga yun. Kaya nga lang, pag sobrang daming sibol na ganyan, yung iba hindi natutuloy. So, sana sa dami ng suwi na yan, may kahit dalawa or tatlo yung tuluyang tumubo sa kanya. Tapos ito na mga ating mga mamiyay, ayan o. Medyo lumalaki na yung dahon niya. At, ayan, tatlo na yung dahon niya. Ito din. Ayan. Tapos, ayun. Yung atin namang sleeping photos, ayun. Yung maliliit na yan, oh, yan. Yung mga dahon na yan. Yan yung bagong sibol. Tapos, dito naman, guys. Papakita ko sa inyo yung pinakang top cut ng Crystal Hope. Aray. Ayan na siya guys. O, diba? Meron na siyang bagong dahon. Maliit pa lang. Ibig sabihin, established na yung ating cuttings ng Crystal Hope. Diba? 3 weeks lang yan. Tapos, ito naman yung ating mga Syngonium guys. Ayan. Ayan o. Yan. Mga buhay na. Ayan pa. Kaya lang hindi pa nag-unfurl yung dahon. Tapos eto naman, tingnan nyo itong ating sensation. Ayan, nakadrop yung dahon niya kasi kulang siya sa dilig. Hindi pa kasi nagdidilig dito. So mamaya madidiligan yan and tatayo na din yung mga dahon niya. Hindi man agad-agad pero within this day, hindi na magdodrop yung dahon niya kapag nadiligan na natin siya. Yan. Yung ating sineperate na nilagay sa kanya-kanyang lagayan na subastato, mas gumaganda na sila. Yan. Tapos, ito yung mother plant natin nung golden violin. Yan, may suwi na dito. Pero maliliit pa lang. Tapos, ayan. Nilipat ko na pala yung ating Thai constellation dito kasi doon sa iba nating philodendron doon wala na siyang space kaya dito ko na lang siya inilagay. Tapos itong ating fat belly. Ayan. Ang natitirang halaman na lang doon sa bahay natin sa subdivision ay yung welcome plant. Tapos dito naman sa baba, ayan, nag-unfurl na yung isang dahon ng Milano chrysum na propagation natin. Yung Milano naman, siguro 1 month na natin prenopagate yun. And, ayan, isa pa lang yung nag-unfurl. Ito pa yung isa, hindi pa. Ayan, mga pa lang, mga dahon na hindi pa nag-unfurl. Ah, ito pala, pangalawa. Ayan. Tapos, ito na yung ating mga lupinum. Dalawa na yung dahon niya, ayan. Ayan, tsaka yun. Halos successful lahat ng propagation natin. Basta sa lilim lang talaga natin muna sila ilalagay once na prenopagate na natin sila. Tapos guys, tingnan nyo naman itong ating sudiro ay. Napanood ko sa live selling, gantong-ganto yung dahon niya. So, philodendron, sudiro ay daw yun. So, ito yun. Ito yung dating pangit yung mga dahon. Tingnan nyo naman. Ayan, oh, ang pangit.
Tapos ito yung medyo maganda-ganda na. Tapos ito yung pinakang latest. Medyo malaki na siya and then medyo maganda na rin siyang tignan. Ayan. Comment down below kayo guys kung tama yung ID ko sa kanya. Kasi hindi ko pa rin talaga ano, hindi ako sure, pero yun yung napanood ko. Yan, ang ganda di ba? Parang ano siya, McDowell. Yun yung isa kong, yun yung isang philodendron na gusto ko ring magkaroon. Philodendron McDowell. Kasi meron na tayong SP Columbia. Ayan. Yan. Tatlong pot na yung SP Columbia natin. And itong pinakang mother plant ay baka i-ano ko siya guys. Baka ilipat ko siya ng lagayan or mag-propagate again tayo. Ganda diba? Ito yung latest na dahon niya. Ganda. Meron pa rin dito sa ating prinopagito. Ayan, may bagong dahon siya. Ay, ayan na. Tingnan nyo yung ating mga brandyanum guys. Ang dami na nila ulit dahon. Hindi pa kasi nakakapunta dito si ate. Kaya halos hindi pa nababawasan yung ating propagation. Dito naman sa ating nilipat na philodendron burl marks, variegated. Ayan, ganyan yung itsura nila guys, oh. Hindi ko alam kung nasasayahan ba sila dyan o hindi. Merong, ano, merong natuyong dahon. Pero, magpuproduce din naman ulit yan ng mga bagong dahon. Kasi, ang philodendron burl marks guys ay, maano din siya, mabilis magproduce ng mga bagong dahon. Ayan. Ito yung ano, mother plant natin na ano, variegated burl marks na hindi man madami-damihan ng ano, ng dahon. Kaya nga lang, nandito na natin siya inilipat. Nag-produce man siya ng mga bagong dahon. Kaya lang, kung mapapansin nyo, halos pure green yung dahon niya. Ay, sayang. So, ayan. Tapos, yung propagation naman natin ng ating mga hybrid aloe. Okay na okay sila. Buhay na buhay. Ayan o. Yan, yan. Ito yung mga mother plant natin. Yan. Yan. Tapos ito pang nasa baba. Yan. So, ayun lang naman guys. Yung gusto kong i-update sa inyo. Merong namatay, pero iisa lang. Mas marami pa rin yung nabuhay dun sa ating mga propagation, ganun na rin dun sa ating mga niripat na halaman. So, yun lang. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na rin po, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. Again, bago po tayo tuluyang magtapos, please follow me on my Facebook page, Grace JM Official. Yun lang guys, hanggang sa susunod. Maraming salamat sa panonood. Bye!